Kinakas niyo ako. Luwayo ako. Magbabagong buhay na po ako. Para kawa niyo na po, patawarin niyo na po ako. O diba, talagang laging maloko talaga to si Papa Rex. Lagi talagang nandyan yung kanyang sense of humor. Yan ang gusto ko sa kanya, hindi siya laging seryoso. At lagi na lang akong pinapatawa. Ayan at nagmamalaki dahil nagawa na daw niya ng gate. Pasensyahan nyo na dahil napakadungis na niyan. Ayan nga at nag-acting-acting pa siya dyan. Itong video na to ay kahapon pa. Dahil sa ginawa na ito ni Papa Rex na kupo, naging tambayan na ito ng mga bata. Kahit gumagawa siya dyan, andyan ang mga anak niya nakatingin at yung iba naman ay tumutulong sa kanya. Ang lupa talaga dito ay hindi pantay-pantay dahil nga ito ay tinambak lang ng bakho. Kaya naman inuunti-unti ni Papa Rex patagin para naman hindi mahirap maglakad dito. Napakalaki na ng iginanda. Libang na libang nga ang mga bata dito dahil hindi talaga mainit sa banda dito sa amin sa likod. Pagdating kasi ng tanghali, nandun sa kabilang side na ang araw. Dito sa side na ito, tuwing umaga, dito ang araw. Ayan, kitang-kita na malalim na yung mga nahuhukay nila para mapantay dito. Napakasipag nga lang ding tumulong nitong ni Buknoy. At habang nagpapatag sila, itinatanggal na nila yung nakukuha nilang mga basura. Nakakatuwa, parang nasa bukid ka lang. Kaninang umaga, si Janrex ang katulong ni Papa Rex dito. Ngayon naman, tanghali na, pumasok na si Janrex. Kaya naman si Jorex naman ang dumating. At ang sabi ay, Mama, videohan mo na ako. Ako naman ang tutulong. Kitang-kita ko kay Gia, talagang enjoy na enjoy siya dyan. At si Jex naman, ayun, relax na relax habang nagse-cellphone. Napakarami pang ginagawa dito ni Papa Rex. Kagaya nito, gumawa siya dito ng parang kubo. Kubo to ng aso namin. Dyan na daw niya ilalagay si Basti. May isa pa kasi kaming aso na nandito lang din sa baba at nakatali. Si Basti talaga ang gwardiya namin tuwing gabi. At si Nanay Isay ay nagtanim dito ng saluyot. Ano pa kaya ang magandang maitanim dito? Meron na din kasi ditong sili at kalamansi. Nakakatuwa at parang probinsya lang. Ang ilog dito ngayon ay hindi na ganun kadumi na kagaya ng dati. At habang busy sila sa baba, dapat maging busy din ako dito. Nakakaingit yung kasipagan nila, kaya naman magsipag din tayo. Marami din kasi akong binonless kanina sa baba, kaya nagpahinga ako ng kaunti. Pagkatapos ko naman doon, nagluto na ako ng aming tanghalian. Nakapaglinis na rin ako ng kwarto niyan, mabilisan. Laking tulong talaga nung vacuum. Lalabhan ko na din muna itong mga basahan. Magbabawas na ako ngayon ng mga basahan na nakalagay. Dahil pagka maraming basahan, maraming imbaka ng alikabok. Isama mo pa ang mga buhangin. Itong mga gamit ko na ito, napapadali talaga nila ang trabaho ko. Hindi ko na kailangan magwalis ng paulit-ulit at magdaspan pa. Pag minsan pa, naglalagas pa yung mga walis tambo. Kaya naman talagang best buy talaga itong vacuum na to. Diba, hindi mo na kailangan gamitan ng kamay. Napakagaan pa at napakamura nito.